Hello everyone. I have with me today for this interview a stylist, a fashion designer, and the grand prize winner of the Tenun Pakarajaan Fashion Designers Competition held at the Okada Manila Grand Ballroom. Please welcome John Belga. Hi, John. Kumusta? Hi, Derek. Good morning. Kumusta po? I'm great. I'm great. Doing great po. Alam niyo na siwa akong tawagin siya John kasi nasanay po ako sa kanya na JB kasi John Benedict po yan, JB Belga. Pero ang kanyang ginagamit na sa negosyo ngayon ay John Belga. So I will refer to him as John each time I talk to him. So John, kwento mo nga, paano ka pa napasok sa industriya ng fashion? Oh wow. It started direct nung college pa when I was introduced to a menswear designer and stylist na ngayon, sila designer M. Barreto, where I worked as his illustrator and assistant stylist for direct. So we work for brands, we work for TV as well. I worked for him as an assistant, and soon after I got the chance then to work with the Philippine Fashion Week. Yes, tama. Di ba? Na, doon kita nakilala eh, di ba? Nandun tayo Through nagkakilala din. M. Oo, through M. Barreto din. Pero nung stylist, designer's assistant ka, ano yung mga natutunan mo sa mentor mo? Ano yung mga hanggang ngayon ay nagagamit mo? Siguro direct ano talaga ton whenever I am asked sa ganyan kasi now that I am not working with them anymore and now that we are dealing with clients direct but we are working with them so three things so three major things direct innovation balance and wearability talaga Oo, those three importante, especially wearability, di ba, John? Kailangan yeah. yung wearability. Hindi, totoo yan. Kasi it's useless having a creation na hindi naman talaga masusuot. Di ba, it's really Sayang naman useless. talaga. I know that you have your art, all of you, all designers, you have your art. But at the end of the day, it's always the wearability that matters. Di ba? Yun eh. Kailangan may suot, di That is ba? true, direct. Ito naman ang tanong ko, ba't ka nag-decide na maging designer?
mismo, ikaw mismo naging designer. It wasn't really part of the plan, direct, no? But I feel like somehow now, lalo na when I saw the competition, I feel like I am ready to apply what I have learned over the years. I have a lot of mentors, and dami ko na din direct na nagturo sa akin. Ikaw, isa ka, then yung mga other directors, Marlon Rivera, of course, and Ah, Barreto. yes. Oh, I miss Marlon. So yun, so in my years of being an illustrator, a fashion illustrator, an assistant stylist, and soon then when we ventured out na din together, na naging stylist na rin ako for a couple of years then direct. So I think kaya ko na. Oo naman, you'll have the confidence eventually, eh, di ba? Eventually, magkakaroon ka ng confidence kasi ginawa, ang dami mo nang pinagdaanan din, di ba, John? Yung mga mentors mo, marami ka na rin nakilala, yung nakatrabaho. So, siguro ko naman by this time talaga yung confidence mo mataas na to do fashion design. Ngayon, John, so far, simula nung nag-design ka on your own, ano ang best creation na nagawa mo? I have done quite a few designs before for clients, but I can say talaga direct na ito competition na ito, knowing that my vision came to life, it's super surreal hanggang ngayon. My plan was to do really something out of the box direct. And nung nakita ko na my design was realized by you guys, by the judges, by the competition, by Mama Rene, it was kind of a validation for me na rin din. Sabi ko, I think ito na yung ultimate validation na kaya ko, and this design will is a huge stepping stone for me. It's a very huge opportunity for me. Oo nga, but I remember nung in-announce yung top 40, parang nagsabi ka na before you were planning to quit, di ba? Plano mo nang mag-quit. Yeah. At ito biglang dumating yung balitang yan. So parang this is the last chance. Sabi mo, last chance mo na to, last straw, di ba? Bakit mo inisip yun? Bakit mo inisip na mag-quit? Siguro because of after being a stylist direct, I started pursuing my love for advertising and design. You know, na syempre sila Marlon sa mga advertising people, and I have worked then with production with under you direct before. So sanay talaga ako direct sa backstage lang. Ayaw, no limelight, no whatever. Tayo yung mga nagpapagalaw ng show. Oh, ng show, tayo yes. Yung haligi ng show. So it was sabi ko, it was really never part of the plan na ako naman yung maglalakad doon, ako naman yung damit ko naman yung i-showcase, yung design ko naman yung makikita ng tao. Sabi ko kay Lord, pagka message ko sa iyo direct na direct, sali ako dito sa competition. Sabi mo, go. Sabi ko, Lord, makapasok lang yung design ko sa finals, okay na ako. I mean, I can't stop. Gusto ko lang malaman kung kaya ko pa, kung kaya ko pa mag-design ng outfit, kasi nagdrift yung direction ko from fashion to advertising, eh. So merong ganung pangyayari. So I was so happy na ginawa ko, at I'm so grateful direct na you pushed me to continue. Oh, pero John, anong deciding factor? Bakit ka sumali doon sa Tenon Pakarandian Fashion Designers Competition na ginawa sa Okada? Ano yung turning point? Bakit sabi bigla kang, sige, sali ako? Bukod sa pag-push ng mga tao sa iyo, personally, ano yung na-feel mo? Ba't ka talaga sumali? Habang kasi ngayon direct
currently I'm a graphic design. I do graphic design, but then so I do a lot of traveling then, and I've met a lot of clients. So one of my experiences is to being able to travel the Philippines and being able to travel to Sabandang South, dun sa sa Zamboanga Peninsula, sa Pagadian, Dakak, around that area. Tapos I've seen a lot of fabrics. We've been to Vegan as well, but direct Yes, before sa of mga course. shows natin, and I've Oh, seen a oh. lot of fabrics. When I saw na yun yung sa poster niya pa lang yung pattern, sabi ko, matagal ko nang gustong gawin itong ganitong pattern. And nadagdagan pa to direct na yung love ko for our country, syempre, for the Philippines. Of sabi ko nga, while I was watching from afar, sabi ko, we can offer so much, and basilan pa lang ito. Itong part na to, Oo, itong show na basilan, to. yes. Oo, Bas, yun pa lang, marami pa tayong pwedeng ma-showcase. Sabi ko, this can be an opportunity para to showcase not just my talent, but everyone's talent, yung mga co-designers ko na nalit ko during that day, and skills sa bansa po natin and sa buong mundo, kasi sabi yung nga po yung mga winning pieces will travel. With the advent of social media, buong mundo makikita yan eh, di ba? Wala na, hindi na confined lang sa Pilipinas, di ba? So kailangan adaptable tayo sa global trends. Tapos ito lang matanong ko sa iyo. Ano yung nasa isip mo nung ginagawa mo yung piece mo? Ano yung nasa utak mo? Ito, this may come as parang weird or di naman, parang hindi siya yung usual. Kasi I draw inspiration from a lot of things direct. So, eto, favorite nating lahat ng grupo natin, ang kumain. So, nung ano habi ko nung oh, eto na nag-yes na ako kay direct sa competition, ano ngayon yung inspiration ko? I always make it ito a practice to find my inspiration first before I do the design. Para I know na the color, I know na the pattern. The pattern, most likely, I know na what's gonna be. But paano naman yung color, ano yung itsura nito? So, super love ko ang kinilaw sa Pagadian, pagpunta ko na Pagadian last year. And meron silang ginamit na fruit, it's called the tabon-tabon. When it's bright green, bright avocado green, when you open it, it has a dark wine red thick flesh, tapos neutral color yung gitna. Sobrang vivid ng colors dun sa akin. Plus, super, ano siya, yung colorway niya very art out of, ano, nature. So, sabi ko, maganda tong kulay. Thus, yung ganun yung kulay ng design na ginawa ko. Avocado green, burnt orange, wine red, tapos neutral colors. Plus, yung bright orange ng, yung bright orange ng tenon fabric. Tapos, of course, isa pa direct na gusto kong i-advocate sa design is sustainability, na I think very relevant and very important siya ngayon na maintindihan ng lahat. So, I used mga pre-loved or used na denim fabrics. We patch them all together to form a huge fabric, and then we use it as part of the design as well. O kita mo, hindi nga alam ng judges yon. Hindi nila alam na gumamit ka ng mga pre-loved items, ni-recycle mo into a new one. Diba? Matanong ko lang, out of the ano lang, ano bang klaseng fashion design inspiration nagkaroon ka? Was it Japanese, Chinese, Yes. or ano ba? It was inspired by the silhouette of Yohji Yamamoto, a Japanese fashion designer. Na, you know, I've learned before nung years of research ko din together with you guys. So I wanted to be like always talaga to a streetwear and techwear designer. Ayoko yung hindi mo ayoko, but I want to veer away from the pageantry, from the suits and everything. I want to have my own style. Yeah, like gusto ko makarelate sa mga not just the young ones, but everyone who loves streetwear, who loves techwear, and I want them to be able to wear yung ganong style of clothing na hindi sila nahihiya na mukha siyang masyado siyang
para flamboyant, like it's okay, parang mas gusto ko rin siya iakma direct sa weather natin sa Philippines, of course, na hindi siya sobrang init, hindi siya sobrang bulky, hindi ka mahihiyang ng suotin siya. Tapos, anong, nung di-declare kang grand winner no competition, ano yung una mong na-feel? Ano yung una mong na-feel? Nakita ko yung mga kasamahan mo cheering on you, di ba, sa top 10. Ikaw mismo, nung tinawag ka, anong una mong naramdam? Ano si Derek, medyo ano ako na konti, layo ako na konti, konti na. Nung natawag kami sa, yung before the top 10, it happened parang so fast and everything was blurred eh. I was praying na sana makapasok ako ng top 10, eh top 10 man lang. Kasi everyone's design, so good. I actually particularly love one Brazilian designer. I love his design. Ito yung parang top na fully embellished and pants na I could Ah, imagine Ate yes. Evangelista wearing that. Sabi ko, if ever na there's gonna be someone I would want to win, gusto ko din yun. Gusto ko makasama siyang ano, yung pace na yun. I love. Aside from that, sabi ko, okay na to, ano, Lord, top 10. Nung tinawag kami sa top 10, medyo na sa last part ako direct eh. Sabi ko, ito na to. Parang ito din yung mga tao na nakausap ko and somehow na-magnet ako sa kanila through their friendliness. But everyone naman was talking to everyone. So, happy ako direct sa top 10. Top 10 pa lang tayo, diba? Top 10. Top 10 direct. So, happy ko, ito na to. Pagpunta ko na sa top 10, sabi ko, anything can go from here. Kung sino manalo, we are so happy. Kaya direct ko mapapansin mo, lahat kami sobrang saya namin kung sino yung tawagan sa amin. Ay, alam mo, love ko yung grupo nyo. Ang solid, kahit na doon lang kayo nagkita-kita on the day itself, ang solid, at saka natutuwa ako dahil para kayo isang pamilya agad. Di ba doon lang kayo nagkita-kita eh? Through ano lang tayo, social media, through text, di ba? Doon lang, through text message, through messenger, doon lang tayo, hindi ako nakakreate ng group eh. Di ba? Ng group, ng chat group, kasi nga, iba walang Facebook. So, doon ako natuwa nung nakita ko kayo lahat. Tapos, when your name was called, when your number was called, nag-cheer yung mga iba nasa likuran at saka yung nakatabi mo. Sabi ko, ay, mabuti itong grupong to. I'm so happy. Kung napansin mo, John, medyo hindi ako masyadong dumidikit sa'yo. Kasi, ano po siya, kaibigan ko po talaga to. Kaibigan, at saka nagkatrabaho po kami dati. So, ayokong mataint yung if ever mananalo siya nun, ayokong mataint ng dahil close sa akin. May judges naman po. Even si Mama Rene, hindi mo po bilang judge, di ba? Ano lang siya, kumbaga, since kami dalawa yung organizers, pero ang nag-decide talaga yung judges, at saka magugulat ka, even si Ting Ting ko, Huang ko, at saka si March Enriquez, who are already seniors, di ba? Nagustuhan yung fashion mo. So sabi ko, ibig sabihin, ano to, global nga ang dating at saka widely acceptable yung gawa, sabi yung ganun. So, nung alam ko na yung resulta, di ba, hindi ako namamansin, di ba, kunwari, ano lang. Kasi nga, ayoko mataint, ayoko naman sabihin na may favoritism ako. Gusto ko papantay-pantay ang, ilan kayo? 37, eh, di ba? Gusto ko pantay-pantay ang treatment. Kaya nga, nung natuwa din naman ako, nung nanalo ko, kasi kahit papaano, naging part ka ng aking career as a director, di ba? Siyempre nakakatuwa. At saka, nakita ko yung fashion, hindi passion ha, fashion mo na talaga. And that's it. Sabi ko, ito na ang fashion niya. Sabi kong gano'n nung nakita kong lumabas yung damit. Tapos bigla na validate pa pag sa pagkapanalo. Doon naman ako natuwa. Di ba? Iba yun. Ayun. Iba yun, Derek. Which goes back, no? Yung pagkapanalo mo ba, yung pagkapanalo mo naka-validate sa pagiging designer mo eh, di ba? Ano ang future plans mo? Ano bang ang plano mo in the future? Bilang designer, ha? Bilang designer. Yes, Derek. Before joining the competition, I started doing few t-shirt pieces na talaga. Nasa plan ko na to na babalik ko to. I think matagal ko na tong gusto. Nagpadili-dali ako. Tumigil ako. Tutuloy ko, titigil ko ulit. Sabi ko, now that I have the
the capability and the skills to do it. I have connections. I may not know how to sew, but I have connections. I have tailors they're willing to help me. I have friends who's willing to help me. My partner's willing to help me. So gumawa ako ng few t-shirt lines before the competition, before ko malaman yung talent competition, and bags. Like, I want to be able to create bags and develop bag designs that are going to be widely used, not just in the Philippines, but globally. Gusto kong kasha yung mga gamit na important sa atin, lalo na sa atin, mga creative people, kasha yung iPad, kasha yung laptop. So these are 3 to 4 different sizes. And then when I joined the competition, tapos, and then everything happened. Sama ko to, sabi ko. Sama ko tong kinitong streetwear. Bakit ako why would I limit myself sa t-shirt lang? Pwede naman mag jacket ako, mag pants ako, even shoes. Sabi ko, I can start small. Of course, everything must start small. Quite small online shop lang, picture lang ko lang. Sabi ko, I think through that competition, very eventful competition, nagbukas to not just an opportunity direct, pero yung mind ko as well. My mindset of being a fashion designer, of being a designer, na I can still do it and I cannot stop. And I won't ano stop. Sabi, ano sabi ni mami mo ng mga pagkapanalo mo? Grabe. We were crying na after because it happened so fast. Eh. So I called them kaagad. I just wanted to recall yung feeling ko. Sobrang nasilaw ako sa ilaw, blurred lahat. All I can remember is super happy ko to like. I'm usually conscious when I smile. Alam lahat. Pero nung kung titingnan mo direct yung mga photos ko doon, ang laki ng ngiti ko. I did not care nung gabi yun. Even now that I'm saying this, I am parang naiiyak pa din ako kasi sabi ko, I never saw myself ng ganun direct na naging ganun kasaya. So, I'm really thankful po sa competition and po sa inyo. Sa Basilan, no? Sa Ooh, Tenon. Sa Basilan, diba? Derek. Anyway, John, marami dyan gusto maging designer, no? Mga bagets, no? Siyempre, nangangarap din sila maging fashion designer and have their own place in the world of fashion, di ba? Anong advice ang maibibigay mo sa kanila? Lalo na yung mga bagets na nagsisimula pa lang. First thing that came to me is start while you can. Yun talaga. Start while you can. And find inspiration everywhere. One of the many creative people that I admire is a Vogue creative director. Vogue creative director siya, si Grace Coddington. Hindi na siya nag-work for Vogue ngayon, pero when I used to watch her before, meron siyang sinabi na sobrang nag-stick sa akin na whenever you travel, do not sleep, keep your eyes, always keep your eyes open. I quote, na sabi niya na, keep watching, kasi because whatever you see can inspire you. Everything can be an inspiration. Ayun na, mga bagets. I hope you can get inspiration from John. You know, naging visual artist ko yan dati nung earlier times, no? Kaya nung nag-message yan sa akin, nasasali siya. Sabi ko, go! Sabi ko, pursue your dreams. Yun nga lang. Siyempre, as organizer, I cannot be same body-body with John as before. Bias, kasi nga, yeah. may ibang, oo, kasi may ibang contestants. I have to, kailangan maging fair ako sa kanila. At natuwa lang talaga ako, ulit-ulitin ko to, I love your group. Yung initial group ng Tenon Pakarandjaan Fashion Designers Competition, I love it kasi maramdam mo eh, among yourselves, ramdam mo na meron kayong grupo. And walang napikon, nag-support. Diba? If I may nag-support. Add, Derek, yung kung makikita mo lang yung waiting area, everyone was helping everyone. May mga iba na hindi makapag-makeup, so ako, I do makeup as well, so hinelp namin and they help us with the steaming. Well, so, tulungan lahat ng town. Everyone was so friendly. I got to meet
new friends now. Siguro more than 10 na sila. Nag-add kami sa Facebook. And sabi ko, work agad tayo. I think there's one or two designers na pinatuhan ko na ng project agad sa mga iba Oh, kong ano. that's So good. That's sabi ko, good. yung mga hindi ko kaya, I delegate. Let's help each other. Kasi doon naman din tayo aangat direk eh, by Oh, helping one tama. another. Tama. Kaya din pala Ayun, so turo sa akin yun. shout out sa mga tenured pakaranjaan competitors ng 2024. So ito ang inyong winner. I really hope I can work with the others as well. Alam mo naman, the young designers are the future. So, kailangan suportahan din. So, Jan, thank you very much for this time. Thank you so much, Derek. Thank you so much, Siguro Derek. susunod naman yung dalawang runners-up mo. I have to interview din, di ba? But inunan mo na kita kasi kay grand winner. So, assurance lang that we will bring... Ako mismo sa maleta ko ilalagay yung damit ninyo. So, para i-pictorial namin sa Lisbon at saka sa Rome. And hopefully Yes, correct. maka-enter din kami, maka-ninja kami sa ano, sa Vatican City. Vatican. Oo, hindi. Ginawa namin last time, nag-ninja moves kami sa Vatican. So, pero bridal Ay, yun. Pero yes, ngayon ayan gusto na. namin yung tenon kasi kasama namin si Mrs. Saliman, sa the wife of the governor, and her son Si ma'am. sasama sa amin sa Europe. So, para makita naman at maging masaya naman sila. Di ba? So, John, Excited thank for you you, very Derek. much. Thank you very much for the Thank you. time. And thank you for this. Okay? So, best wishes of luck and for your future endeavors. Okay? Thank you, Derek. Say Bye-bye. hi to mommy. Say hi to mommy. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye.